Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, muli na namang nagbabalik yung likod, Drone TV mo. Bago tayo magpatuloy, siyempre, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong mga ma'am at sir. Shoutout sa inyong lahat. At ayun ang mga kababayan, Senador Robin Padilla, may panukalang batas nga na gustong panagutin itong mga ating mga kasundaluhan at mga kapulisan na ma-involve sa anumang krimen, mga kababayan. At itong kagandahan dito, parusang bitay ang gustong mangyari ni Senador Robin Padilla. Maganda ito, mga kababayan, para naman itong ating mga inaasahang kapulisan at mga kasundaluhan na magligtas sa atin ay matakot naman na gumawa ng katulad ng nangyari nga dito kay Gobernador Ruel Digamo, na itong mga pumatay sa dating gobernador nga ay dating mga sundalo, mga kababayan. At pagkakaalam natin, parang may police pad doon, ano. At yun nga ang kagandahan dito sa kagustuhan ni Senador Robin Padilla, mga kababayan. Ito, panoorin natin ito. Pagpapatupad ng parusang bitay para sa mga sundalo at pulis na nasasangkot nga po dito sa krimen. Pwede ba ninyong maipaliwanag ito muli sa ating mga kababayan, Senator? Opo. Binabati ko po lahat ng nanonood po. Alam niyo po kasi medyo nakalulungkot na po yung mga nangyayari sa ating bayan. Lalo na po kapag yung ating mga inaasahan na magiging tagapagtanggol po natin at tagapagligtas, sila po ang mapapabilang sa mga krimen na karumal-gumal. Katulad po nung naganap dyan sa Negros, nakalulungkot po yan sapagkat unang-una, hindi po ito basta krimen. Hindi po ito basta pagpatay sa isang opisyal, sa gobyerno, sa isang gobernador. Ang sabi ko nga po kahapon, meron po akong nakakausap. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ito parang paghihigante sa akin. Kasi sinasabi niya, baka naman ginagawa mo itong panukala na ito. Dahil ang iyong ama ay pinatay sa entablado. Ang tatay ko po kasi ay gobernador ng Camarines Norte nung siya po ay binaril dyan sa entablado habang nagtatalumpati. Ang sabi ko, hindi. Ako ay walang kinalaman ito sa ang isang public servant na ibinoto, nangampanya, ibinoto, nanumpa, kasama na yun sa kanyang sinumpaan na ang kanyang buhay ay inaalay niya na sa una sa bansa at sa taong bayan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga sundalo, mga dating sundalo, linawin po natin, ha, dating sundalo na nagkaroon ng matataas na training na tumanggap ng isang trabaho na pagiging gun for hire. Hindi po ito basta krimen. Gun for hire. Assassin. So, ginamit mo ang iyong galing, ginamit mo ang ipinagkatiwala sa iyong kaalaman ng taong bayan para sila ipagtanggol. At ayun ang mga kababayan, tama si Senador Robin Padilla. Yung ating mga kapulisan at mga kasundaluhan ay may training yan para ipagtanggol yung ating mga kababayan. Pero yung nangyari nga, no, ay sila pa yung pumatay doon sa mga excuse me, sa mga inosente na nandoon nga na humingi lang ng tulong, ng ayuda kay Gobernador Ruel Digamo. At walang awa, mga kababayan, na pinagbabaril. Talagang karumal-dumal nga, ika nga sabi ni Senador Robin Padilla. Kaya tama lang na ibalik yung parusang bitay. Hindi lang dapat sa mga sundalo na yan, no? At mga kapulisan na gumawa ng krimen, dapat sa lahat din ng ating mga kababayan na hindi tumitigil sa paggawa ng masama, lalong-lalo na sa druga, nga, mga kababayan. Dahil kung walang druga, ay wala naman sigurong malalaking krimen, dahil diyan nag-uumpisa, ang tatapang kasi ng mga tao na yan. Kung halimbawa makagamit ng pinagbabawal na gamot,
ayan talaga dapat ang tutukan ng ating pamahalaan. Ang panukalang batas na bitay ay matagal nang sinisigaw ng ating mga kababayan, pero ang tagal naman nila mga kababayan na aprubahan. Bakit ba takot ang mga senador, mga congressman na ibalik ang batas na bitay dito sa ating bansa? Mo para pumatay ka ng mga sibilyan. Tandaan po natin, para pong naging paper yung ginagamit po sa target range ang mga tao dito doon sa bahay ni Governor. Hindi lang po si Governor ang pinaslang dito, kung hindi mga taong humihingi ng ayuda. Mga taong mahihirap na wala ng kakampi, na ang kanilang inaasahan na magiging kakampi ay itong mga sundalong ito. At yung pala ang uutas ng kanilang buhay. Kaya dito po, mga patron, kailangan po natin maging malinaw dito eh. Ano ba ito? Ito pang batas na ito o panukala na ito ay isang paghihiganti? Hindi po. Hindi po ito paghihiganti. Kailangan magkaroon tayo ng batas na kakatakutan ng ating mga sundalo, pulis o dating sundalo o dating pulis, para po hindi sila mapukaw ng ganitong klaseng trabaho na pagiging gunman, na pagiging gun for hire. Pero yung nakagawa na ng ganitong karumal-gumal na krimen, ay my goodness naman, paano ito? Pinasok mo sa loob ng bahay, bahay niya, yung gobernador, sa sarili niyang tahanan, pinatay mo na, sinama mo pa yung mga taong mahihirap na humihingi lang ng ayuda. Ay hindi ko na po alam. Hindi ko na po talaga alam sa mga patron kung ano pa ang gagawin natin. Kung hindi pa natin ito titingnan na isang karumal-dumal na krimen. Yun ang ano, mga kababayan, ano, kita naman natin sa reaksyon ni Senador Rubin Padilla na talagang dismayado itong ating napakagaling na senador. Ano, na bakit ba sila pa yung ginamit, no? Ginamit ng mga masasamang tao. Ito pa yung ating mga dating sundalo na nagkaroon nga ng training sa ating pamahalaan na libre pa para nga ipagtanggol yung ating mga kababayan. Pero sila pa yung kumitil sa mga buhay ng mga inosente na humingi lang ng tulong para sa kanilang pamilya. Kaya nakakalungkot talaga. Kaya panawagan natin, ano, sa ating mga senador dyan, sa ating mga congressman, kay President Bongbong Marcos, na sana ibalik na yung parusang bitay. Tama si Senador Rubin Padilla, para naman may kakatakutan itong mga halangang kaluluwa, itong mga ating mga kapulisan na mga kasundaluhan na gumagawa ng masama. Hindi lang sa kanila, mga kababayan, sa lahat ng Pilipino na gumawa ng karumal-dumal, dapat may parusang bitay. Yun na, mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At bago ako magtatapos, mag-shoutout lang muna ako kay Ma'am Virgie Berhelde Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Jinsky. At sa kanyang apo pala ni Ma'am Virgie, no, si Coco at saka si Martin, kay Ma'am Lalabs Bam, kay Luke Wood, kay Ma'am Lisa Jordan. Shout out sa iyo, Ma'am Lisa Jordan, kay Ma'am Judy. Sa lahat-lahat, no, kay Ngiro Galo ng Buhol, maraming salamat, ano, sa inyong patuloy na suporta. Ngayon, mga kababayan, nakabalik na tayo sa YouTube at na-monetize ulit yung ating YouTube channel. Kaya tuloy-tuloy na yung ating upload. Na demonetize kasi tayo, ano, dahil nga sa ating nagawang violation ni YouTube, mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna. At once again, this is Rundi TV. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.